Hello Ragnarok fans! For today's video, another ultimate tips and tricks paano magpataas ng combat power 210 kulang pala 204,000 in combat power 100% F2P hampas lupa only. Still a pulube, walang ambag palamunin sa The Ragnarok. Eh, nakikita nyo ba yung HP ko, ha? Kita nyo yan? 97,000 in HP. Yan yung tinatawag na ano, panakot build. Pag nakita ng mga bugok yung ano, yung HP ko. Uy, as ng HP na ito, ha? Pang ano to, ha? Spender to, ha? Ganun yun, okay? Baka sabihin nyo, eh, dami power. So, ranking check muna tayo. So, thief, well, yun, no? Di ba? Nasa number 11. And you have to think, yung mga nandito sa baba ko, mga ano to eh, mga pay to win na tong iba dito eh, karamihan dito eh. And yet, mas malakas ako sa kanila. Ganun lang kasimple yun. Baka sabihin nyo, di ba, uy, dami yan lang naman, dami combat power. Anong dami combat power pa nagsasabi nyo? Di ba, nagra-ranking to, Brad. Ayun oh, kita yan, number 7. Number 7 in DPS. Mas isa guild namin eh. Despite dumami yung pay to win sa guild eh. Nagro-ranking din to eh. Yun oh. Number 10. Kita nyo yan. Hampas lupa. Number 10. Etong guild na to, dumadami na yung pay to win dito eh. Ayun oh. Mga close to ano, 300, 250, 230 plus. And yet, kita nyo yon. O pasok sa ranking, ganon kalupit yung aking character, ganon kalupit yung kanyang build. So yung iba ko bang ano, PvE Hunting Park, ayun no, level record number 10, may ranking ba to? So thief, ayun no, number ano yun, di ba? Hampas lupa number 9. Grabe. Akala ko ba dami power, ha? Tatanga nyo rin eh, ha? Dami power kayo ng dami power eh. Endless tower. Rank or ano, number 89 floor. And halos, ano, perfect ko lahat ng ano rito eh. Mamaya papasadaan ko. Perfect ko rin yung iba dyan eh. Nasabihan ako ng ano eh, dami power. Ulul. Dami power. Pure power yan. 99% quality power, 1% dummy power. Ganun yun. And because of that, I hope mahimasmasan yung mga bugok na hater ng aking character. Pinagsasabi niyong dummy power, di ba? Ever since Ragnarok, next generation, Ragnarok origin, pure power lagi yung ano, ang nakasiksik sa aking character. Doon na tayo sa aking guide for today, paano magpataas ng combat power bilang isang hampas lupa. So by this time, dapat level na kayo, close to 70. So ako ngayon, 68. So mag-iwan na sa level. Kasi ang level kasi sa game na to, talagang ano siya eh, pang pay to win siya. Kasi pag pay to win ka, makabili ka lagi ng makabili ng ito, yung protection. Diba? Na pag isang hampas lupa, wala ka namang access dyan eh. Kundi mag-tease dun sa daily na binibigay nila. Kaya kapag F2B ka dito, talagang ano, mag-iwan ka lagi sa level. Pero okay lang. Sasagad din naman yung mga yan. And umangat ng umangat yung ano, catch up experience. So eventually, mas bibilis ka rin magpa-level dito. Diba? Ganun yun. So ayan, level 68 na ako. Malapit na akong mag-level ano, 69. So paano ba magpa-level sa larong to? Siyempre, grind ka lang ng grind. Lahat ng main quest and side quest mo, gawin mo lagi. Gamitin mo yung protection bonus na normally pag ginagamit ko yung protection ko, pumupunta ako sa ano, dito sa ano, sa dulo dito sa mga highest level ng monster. And then syempre, PvE, dungeon every day, endless tower, i-max yung kaya niyong i-max and dapat perfect clear. And sali kayo lagi sa guild event. 'Di ba? Yung nangyayari tuwing ano 8:15 kapag hindi kayo ano castle holder. Ayun, kapag castle holder kayo, yung event sa inyo mag-start siya around 8 PM.
And doon, di ba? May experience kasi doon eh. Di ba? Maganda-ganda yung experience talaga doon eh. Ito, yung Wilderness Monster na yan. Sali kayo dyan lagi, everyday. Next naman is equipment. So, by this time, dapat level 60 na kayo na set. Ang dali lang naman yung gawin. Ang gagawin mo lang is, syempre, puro dungeon-dungeon. Daily and team. Yun din yung mga elite dungeons. And kapag may nakuha kayong mga spear na ganito, diba? Salpak nyo lang yung mga affixes na maganda para sa class nyo. Equipment, upgrade. So, salpak nyo lang ng salpak yung mga affixes na yan. Additional combat power. So, bakit isalpak nyo lang sila ng isalpak? Kasi kapag nag-upgrade ulit yan into level, ano? Ano yun? Level, ano yung sunod? Level 80. Yung mga stats ng mga gamit dito, mas matatas na naman sila. Diba? So, panibagong salpak na naman yun yung gagawin mo. Okay? Siyempre, yung mga cards nyo rin. So, 3 slot na yung aking weapon. After neto, papa 3 slot ko is yung mga armors or accessories. Siguro baka yung boots muna kasi madaming or may papasok ako ditong card. Siyempre, start up nyo na rin. Diba? Bilang isang hampas lupa, start ako sa mga kulay blue. Yun yung ano, pinapa-start up ko. And depende sa mobs, nag-ipon na ako dito ng mga, ano ko, mga elemental or mga racial cards na pwede kong gamitin. Na pwede kong isalpak, papalit ko sa isa sa mga cards ko rito. So, start up nyo yung mga cards nyo, additional combat power. So, makikita nyo dito, may 1,000 diamonds ako ngayon. Good for another, ano yan, another slot ng either one of my armors or accessories. Nagantay na lang ako ng event. Or, tsaka-tsagain ko na, ano, yung 2 pieces every week na binibenta nila dito sa God's Treasury. Ayan. Or again, baka ibalik nila yung event dati, di ba? Dito sa team event kung saan nagbebenta sila ng ganon every day. Kapag may purple card din kayo, di ba? Sa headgear, salpak nyo lang. Additional combat power yan. Actually, maganda naman yung mga purple ko eh. Di ba yan o? STR plus 1. Okay, yung eto, pwede na. Hindi ko alam anong gagawin yan. Then eto, minsan makadampot ako ng Zenny dito. Pwede na. And then, makikita nyo, lahat na sila plus 6. So, going plus 7 na. Diba? And going plus 7, hindi ako gagamit nung ano, yung pang protection ng ano, basag-basag. Okay. Kasi nung nakaraan, nabasag tong ano ko eh, eto. Or na-downgrade siya into plus 5. And then, naibalik ko lang ulit siya into plus 6. So, I think plus 7, kahit hindi ka muna gumamit ng ano, eto, yung blessed ore na yan. Kung ma-downgrade siya into plus 5, edi balik mo lang ulit sa plus 6 and then mag-attempt ka ulit into plus 7. So, yun yung gagawin ko ngayon. Plus 7 ko lahat lang to. Pero, start muna ako dito sa aking weapon, Qatar. So, pag na-plus 7 ko lahat yan, additional combat power. Enhancement ko, resonance level 25 na. So, going for ano na ako, level 30. Once na level 30 ko lahat to, additional combat power and another resonance bonus, di ba? Pampakunat. 1% 1% physical and magical defense. So, costume. May na-chambahan ako recently, eto. Baby pacifier, I believe. Dito wata nakuha yun eh. Yung binigay nilang gacha dito, di ba? Sa headgear gacha ata, something. So, sinalpak ko na, additional combat power. Ancient gear naman, rank 29 na yung aking sword. 15 yung eye, and then rank 5 yung feather. So, eto, puro ano lang to, guild events, participate ka lang lagi. Eto naman, mga ano to, daily events, gawin mo lang lahat. And then, syempre, title. Uy, may bagong title. Di ba? Warrior. Makukuha mo to pag ginagawa mo yung Path of Growth, which is nasa ano na ako ngayon. Ito, chapter 19.
na malapit ko na rin matapos sa isang ano na lang fuse ng Epic C. Na ito ang inyong tinutukan ko eh para additional reward, and baka malapit ko na rin ma-unlock yung ibang title doon, di ba? Kasi after ng Warrior, next is Fighter. Ayan, additional activation bonus, additional combat power. And then God's Favored One, additional bonus dito, additional combat power. Kaya moving forward, tututukan ko to, di ba? Kung ano man yung hihingin niya rito, tatapusin ko lahat yun para dun sa mga title na yun. Okay? So, yung bago nilang ano content, yung pet, na ano na, meron akong apat na pet. Okay? And ang ginagamit ko rito, kahit anong gamit mo dyan, actually, maraming kwento kapit yan. So, pa-level mo lang na yung pa-level. So, pag na-level mo, additional combat power. Next is yung assistance, pero level 70 yung unang assistance. Pag nagsalpak kasi yan, additional combat power din yan eh. Similar to, ano, Ragnarok Origin. So, paano ka ba magpapit dito? Siyempre, grind ka lang sa nilang bagong, ano, content. Eto, Elemental Realm. Na ako, dito lang ako sa, ano, Pyramid First Floor kasi nandito pa lang yung, ano, mabibilis patayin eh. Siguro bukas try ko to, Pyramid 2F, baka pwede na rin ako rito. Yan yung mga ano, skeleton na yan. Okay. Next, growth, yung bagong-bago nila, yung rune system. Makikita nyo, uy, rank 2 na. So going rank 3 na ako dito sa attack rune dito. Pati yung defense rune ko, going rank 3. So kapag na-rank 2 mo kasi silang lahat, ayan o, additional combat power dito because of the bonus. Physical attack 45, magical attack 35, yung isa naman max HP 1,800. And makikita nyo, kulay blue lang ako. Yun lang talang talaga yung tatargetin ko rito. And then, ima-max upgrade ko sila until ano, ayan, tier 8 para makuha ko yung mga bonus na yan. So pag nakuha ko ng ano, yung mga purple, dinidismantle ko muna sila. And then once na dismantle ko, bumibili ako sa shop, di ba? Ganun yung ginagawa ko. So magpa-purple ako kapag max level na lahat ng blue. Kasi mahirap yung purple sa ngayon eh. Medyo bihira siya na i-drop dun sa ano, yung bago nilang ano, PvP na mapa. Itong Dawn Battle. Feeling ko magre-release pa yun ng additional content kung saan makakuha ka ng ano. Yun nga, no, yung rune. Na ngayon, di mo na nila siguro i-release kasi bebentahan pa nila yung mga wallet gamer. So, artifact, sleep near. Ano na ako, rank 2, level 1. So, eto, puro na lang naman to. Redeem from Battlefield Brawl. And then yung isa, rank 1, level 3. Eto, puro na naman to. Puro world boss. Ayan. So, gawin nyo lang ng gawin yung dalawang content na yon, additional combat power, once na na-upgrade nyo yun. Wardrobe. Eto rin, ano pa lang, rank 4. Pero malapit na akong mag-rank 5. So, pag nag-rank 5, additional combat power. Na yung mga costume na yan, ano lang yan eh, you're at the mercy of ano, mga additional rewards na binibigay nung laro. Otherwise, dapat spender ka para mag-progress ka sa ano, wardrobe. And then, card system. Tuloy-tuloy lang sa pagde-deposit sa album. Siyempre. So, sa ngayon, ang pina-project ko is yung isa rito. Ano ba yun? Eto, di ba? Attack speed yan eh. Kailangan ko yan. And gagawin ko lang siya using card synthesis. Ayan. Pero, may papalit ka lang na isang letter A. And mag-ipon lang ako daw ng 20 na ganito na madali lang. So may A na ako dito, which is eto, na di ko lang ito man nagagamit talaga eh. Sinalpak ko lang dyan eh, pang additional combat power lang eh. And then yung ganung klase ng technique, ganun din gagawin ko sa iba dito. Kunyari, yung mga letter B na madadali, di ba, na pwede mong i-synthesis. Kunyari, eto, synthesis. Ayan, no, kailangan mo lang ng 20 ganito na madali lang to, letter E lang to eh.
And then, isang letter B na pwede mong ipalit yung iba dito na hindi mo nagagamit. Kunyari, pasa na card, di ba? Pwede mong ipalit yan eh, kasi ang pasa na card, kung may Zenny nga, nabibili lang siya rito, ayan o, everyday. Ngayon, hindi ko na siya binibili kasi nagtitipid na ako sa Zenny. Kasi nga, taghirap na, okay? Ayaw na ulit nilang mamigay ng 50 million Zenny, mga visit na ano na yan eh. Developer. So, moving forward, ganoon lang yung gagawin ko. Maghanap lang ako ng B or C na card, and then kapag madali siyang isynthesis, ayan, no, tulad ulit nito. Ay, ito, hindi pala madali ito kasi anim na si yung kailangan mo. Yung mga ganyan, wag na lang, okay? Kunin mo na lang sa sa ibang paraan tulad ng mga albums. Kunyari, ito, C. Mukhang madali lang din ito, ah. Ayan, no, di ba? Kailangan ko lang ng 10 ganito and isang C na kunyari may isa akong hindi ginagamit, pwede kong gamitin na lang yon or ipalit ko yon. And once na makrap mo to, deposit additional combat power. Okay? And yung card album naman, nag-improve naman siya ng nag-improve. Kunyari ako, kapag nag-grind ako ngayon sa mga level 72 na monster, wala kasi dito eh, pero sa ano ko yun eh, sa mga Sandman, level 72, binabagsakan nila ako ng tier F2, tier F2D na card album, na pag nakapull ka doon ng madaming letter D, and then nag-fusion ka ng mga letter D, syempre, pwede makuha ng letter C, ganun yun, na letter C, mga purple cards na yan eh. So, habang patagal ka ng patagal pala dito, habang nagle-level up ka ng nagle-level up, mas malaki yung chance or mas bibilis mong man-lock yung mga nandito. Okay. Ganun lang yon. Ang magiging mahirap lang talaga dito is yung mga S+. Okay. And syempre, gawin mo lang lagi lang gawin yung encounter quest. Kasi madami akong nakukuha doon na purple card. Kapag hindi ko kailangan, syempre, dinedeposit ko lang sila rito. Additional combat power. So, sa guild, syempre, lagi kang mag-participate dun sa sinabi ko kanina, yung event tuwing 8 p.m. Kapag meron kayong castle, pero kapag wala kayong castle, mag-start yung event nyo around 8:15, which is ito, yung Wilderness Monster. Ito pala, Wilderness Expedition. Yan yon. So, madami kayong experience na makukuha dyan. Siyempre, may mga Zenis din, kaya napaka-importante yan. So, PvP, siyempre, battlefield every day. Kunin nyo lang yung 50 na badge. Then, bili kayo ng Sleepner's Gaze. Doon yung sa East Dawn Battle. And, pag sa Dawn Battle kasi, focus ko na lang dito, mga maps lang talaga eh. Yung mga MVP, hindi ko na pinagtutuunan to kasi mga pay-to-win yung nagagawan dyan eh. Naglalasitan dyan eh. Kaya habang busy sila dyan, busy akong bumanat ng mga normal na monster. Kasi kulay blue lang naman yung habol ko. And once na nakuha yung mga kulay blue, which is mas madali silang i-drop, ang habol ko is i-max level to. Okay? Then yung mga roots na hindi ko kailangan, dinidismantle ko lang sila kunyari dito. And then, once na may fragment ako, ang binibili ko is ito, attack speed. Kasi kailangan ko yan for my build. Or, bumibili din ako ng blue rune chest. Diba? Na pag nag-dismantle ka ng purple, 15 kagad na ganito. Which means, makabili ka kagad ng blue rune chest na selectable to eh. Pwede kang mamili anong rune yung kukunin mo para upgrade mo yung yung kulang mo dito, okay? And of course, PvE, lahat ng to importante. Discuss ko na kanina, bounty for experience, tsaka paracon, hunting for pangtalpak, element pang pet, and this tower, experience, tsaka pampalevel nung tawag doon. Ito, yung mga ganito, okay? Dungeon, syempre, pangkuha ng kulay red na items, and kapag may magandang stats yung red item na nakuha mo, salpak mo lang or upgrade dito. Additional combat power.
So sa Mart, ano yung mga binibili ko? Syempre, imaginary sword everyday, dungeon. So nag-iipon na ako for level 80 set. Endless tower, syempre itong dalawang to pag may pambili ka. Rune exchange. Attack speed, binibili ko 'yan, and kapag ano, kapag may kulang-kulang ako for ano, promotion, bumibili din ako ng ano, rune blue chest. Battlefield Brawl, syempre ito, Sleipnir's Gaze, and Friendship Shop, syempre yung ano lang, Prakon. Sa guild naman, meron din ditong shop, which is ito lang din, Sleipnir's Gaze everyday. And then, kapag nag-end game na actually, pwede kang bumili ng ganito. Diba? Kasi ito yung mga ano eh. Ito ata yung pang-lock ng ano, diba? Ng stats sa fix. Actually, I think, kailan ko natang mag-ipon ng ganun ah. Diba? Kanyari, nandun ka, tapos ilalock mo to. Ayun oh. So, apat yung kailangan niya. So, ang dami ko palang ano ngayon ah, medal. Pwede kang bumili na ito ah. Ipon ako ng ganito per day, diba? Para pag may gusto kong affix. Pwede kong gamitin yan. And then, sa shop naman, syempre, sa Zen shop lang. So, hindi lang ako bumibili ng Pasana card. Kasi 500,000, mukhang malulustay na yung ano ko ha, pera ko ha. Kasi, kailangan mo ng pera or Zeny pang upgrade eh. Kaya dito, puro Prakon na lang yung binibili ko everyday. And then, sa God's Treasury, ito, yung ano, hammer every week. Bilhin nyo lang, and kapag nagpakita to sa ano, sa kanilang mga event tulad nung nakaraan, di ba, bilhin nyo lang din pampaslot ng ano yan, gamit. So hanggat hindi 4 slot lahat ng gamit mo, bilhin mo lagi yan ng bilhin. Ganun yun. And syempre tutukan nyo rin yung growing, eto yung path of growth, kasi sobrang ganda na or dami yun din ng mga rewards dito. And ang habol natin dito is yung mga title, di ba? Siyempre, may mga ano rin dito, mga instant Prakon. Diba? Pang enhance. And then, dailies, gawin nyo lagi to para makuha nyo yung dulo na reward, which is, ayun o, limang ganto, Enigma Shards. And then, sa weekly naman, gawin nyo din lahat ng to. Ayan, may mga ano rin dito, Enigma Shards. Ayun, no? Wish it, nung nakaroon, hindi ko nakuha to. Anyways, ayun lang guys, ganun lang kadali. Magpaano 200,000 in combat power. So sa ngayon, ganun pa rin, grind kasi kailan nating mag ano level 80, and at level 80 may another ano improvement ng ano ng ating mga gamit, ayan, dungeon shop. And palapit na rin tayo ng palapit sa ano level 99. Diba? Level 99, may bagong or may magandang title dito eh. Ito, level 99, ito, diba? So, attack speed plus 30. Ano kaya na? Saktong-sakto yan sa build ko ah. Yun na yun. And then, at level 90, may ganito, legendary card album after your use. You can choose an orange quality ordinary S level bound card. Uy! Pero, papangit naman naman ito. Ang kawenda-kwenda talagang pinagbibigay ng mga ito. Anyways, ayun lang muna guys. Ganyan na lang talaga pag ano ka dito. F2P, hampas lupa. So, puro grind. Maging active sa mga dailies. And, gawin nyo lagi yung ano encounter quest. Kasi, nandun yung sources ng paglakas ng mga ano hampas lupa. Kapag lagi yung ginagawa yon and na-chamba kayo ng ano, magandang rewards. Anyways, that's it for this video. Thank you, bye-bye. Like, subscribe.